So eto na mga sangkay, si Professor Clarita Carlos ginawan po ng fake news ng ANC. Sa ABS-CBN rin po ito. At ayun, sunog na sunog. Dahil ipinost po sila sa social media dahil nga po sa ginawa po nilang peking balita tungkol sa kanya at kay Bongbong Marcos. Sunog. Anyway, kung di ka po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update. Sa nakarang araw mga sangkay, kahapon po ata yun. Basta nito lang. Gumawa po ng fake news ang ANC and actually mga sangkay itong ginawa po nitong ABS-CBN ANC na balita nung nabasa ko po ay nagduda na po ako. Ito po yun. Political Science Professor Clarita Carlos weighs in on the request made by the camp of presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. to be informed in advance of topics that would be discussed in the COMELEC sanctioned debate. Binanggit po talaga si Bongbong Marcos. At si Professor Clarita Carlos pa raw po ang nagsabi, laban po kay BBM. Ito po yung sinabi ni Professor Clarita na tila baga, ang sinasabi po nitong Bias Network, para kay Bongbong Marcos. It tells you they have nothing between their ears. For God's sake, I've been teaching for 55 years. If you were my student, would I give you the final exam questions? So, ang pinalabas po ng ANC na itong sinabi ni Professor Carlos ay para kay BBM. Ayon po sa caption nila. Mga sangkay, ngayon, sinupalpal po. Sinunog ito ni Professor Clarita Carlos. Dahil ginamit ba naman ang kanyang pangalan para gumawa ng fake news? My goodness, ano ba naman to ANC? ABS-CBN News Channel. Pambihira kayo. Ayun, sunog na sunog po tuloy sila. Ito po yung sinabi ni Professor. Ayun, ngayon-ngayon lang po. Sabi ni Professor Clarita Carlos, an FB friend posted in one of my walls seeking clarification from me. In recent news where I was ostensibly quoted, come my picture. So, ito kasi, may nakakita po sa post ng ANC. So, ayun. In-inform si Professor Clarita, tinanong kung ito nga ba, ito to. So, naghanap ng clarification kung totoo ba ito. Dito na, binasag ng profesor na malupit ang ANC ABS-CBN. Ang nagsulat nito, kayo mga taga ANC ABS-CBN, makinig kayo. The news clip, number one, the news clip datelined ANC quoted me that the camp of BBM sought advance questions before a debate. This is a dastardly lie. Medyo malalim po ito mga sangkay. Kumbaga, talagang sobra-sobrang kasinungalingan ito kasi this is a dastardly lie. Number two, if those interviews would be run without compromising it, anyone with even an IQ of 70 would see that there was absolutely no mention of BBM or nor any candidate in my interviews in regard to the requesting for advance questions. So, kung ang interview na daw po na yun, papaanda rin nang wala pong ikakat ng mga clip. Kahit sino daw po na mayroon pong IQ of 70 would see that there was absolutely na wala pong na-mention na Bongbong Marcos o kung sino mang kandidato. Pero itong ANC, mga sangkay, pinost nila ito. Bongbong Marcos Jr.
Basag na basag, mamen. Fake news pa, ANC! Kayo ha, pare-parehas ang po sila. ABS-CBN. Well, ABS-CBN din naman ANC. ABS-CBN, TV5, ano pa? CNN, News, GMA. Galing, galing. Ginamit nyo pa yung matapang na professor. Ayun. Nadali kayo. Nasunog tuloy kayo. Number 3, nothing prevents. Ito, para sa inyo to ha. Makinig kayo, ANC. Nothing prevents you from supporting particular candidate. But please, change your legal personality to a PAC. ANC, hello. ANC, hello. Fake news pa more. Ha? Fake news pa. Gagaling nyo eh, no? Galing yung gumawa ng fake news eh. Sadly, number 4, sadly and ironically, you present yourselves as purveyors of unexpurgated news. Magpakatao naman kayo. Utang na loob. Ikinig ba kayo? ANC? Magpakatao naman kayo. Didiinan ko na. Magpakatao naman kayo. Kasi yun ang pagkakaano ni Professor eh. Utang na loob. Galit na galit si Professor. Na-imagine ko yung mukha nito nung ano. Siguro nung nabasa niya yung balita. Bang! Siguro talagang kumbaga magsusuper science sa galit sa ginawa po ng ANC. Salamat. Ito pa. In the same, in the SMNI presidential, dito na po niya siniwala at mga sangkay, yung nanghingi ng advance na tanong na biglaan pong kumalas sa interview o sa debate doon sa SMNI. Diba, si BBM nag-attend po doon dahil platform-based. Sinasabi po ng mga dilawan na si BBM daw po yung nanghingi ng advance na tanong. Dito na po siniwala po na yung ni Professor Carlos kung sino ang taong to. In the SMNI presidential debates held sometime last month, the network itself noted that one of the candidates kept on insisting to get advanced questions, which the panel where I belong refused to give. Hindi daw po nila, tinanggihan po nila ang pangihingi ng advance na tanong. Failing to get advanced questions, this candidate reportedly withdrew at the last minute. So there. Sino kaya yon? Hindi na yung si BBM. Klinaro na po ni Professor Carlos, hindi pala si BBM. Kundi yung bigla na lamang pong kumalas sa last minute na kung saan mag-i-interview na. Sino kaya yon? Si Lenny kaya yon? Si Pacquiao kaya yon? Si Isko kaya yon? Si Lacson kaya yon? O Lenny? Barag na barag. Gusto nyo pala ng ano ha? Gusto nyo pala ng totohanan? Eto na. Yung nag-withdraw pala sa last minute, yun po yung nangihingi ng tanong, subalit hindi pinagbigyan. So dahil po dito mga sangkay, nag-alboruto si Professor Clarita Carlos, di ba? Natakot yung ANC, guys. Natakot sila. Binago po yung caption. Binago po yung caption ng ANC. Ayan na po. Ang dati, ito po yung caption. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Nagano daw po, nagsalita si Professor Clarita sa request ng kampo ni BBM sa advanced na topics. Ngayon, binago na po nila matapos po silang isiwalat ni Professor Clarita. Ayan na po, binago. But may pagpabago? Ayan, pinalit na po nila yung caption. Political Science Professor Clarita Carlos weighs in on the COMELEC's decision to give bets advance copies of issues to be discussed
in its presidential and vice presidential debates. But binago nyo, ANC, guilty yarn. Guilty ang... Naku naman. Ano, kaka-fake news nyo yan? Gagamitin nyo pa si Professor Clarita sa mga kalokohan nyo? Sabi pa nga ni Professor Clarita dito, oh. Sabi niya, oh. Sadly and ironically, you present yourselves as purveyors of an expurgated news. Magpakatao naman kayo, utang na loob. Fake news pa! Fake news pa, ABS-CBN! Fake news pa, ANC! Ayan, sa sobrang yung pangda-down kay BBM, sinupalpal kayo. Anak kayo ng... Ayun. So, ayan guys. Ikalat po natin ang video na to para po mapahiya na naman itong mga dilawan na masyado pong gumagawa ng fake news laban po kay BBM. So, sumusobra na ito yun. Itong mga to. Ayun. Gagamitin pa nila yung statement ni Professor Clarita laban kay BBM. Ayun. Na-mention tuloy kayo sa kanyang Facebook account. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Fake news pa, ANC, ha? Fake news pa. Like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. Ingat po ang lahat.